So good morning, no? So ginawa ko tong video nito para sa kapakanan ng lahat ng grupo para ma-review niyo at papag-aralan niyo yung produkto natin, especially yung King Humus, no? So, unang-una, para malaman natin kung anong benefit na makukuha natin dito sa produkto na to, dapat malaman muna natin kung anong primarily na problema na magsasaka, no? Unang-una, siyempre, kaya maraming magsasaka na mga farmers pala na tumigil na sa pagsasaka at ang ginawa nila sa lupa nila is binenta na lang nila. Unang-una, dahil sa ani, no? Napakababa ng ani, at the same time, napakataas ng mga abono, no? So, unang-una, mababa ang ani. Pangalawa, mataas na abono. O yung input na tinatawag. Pangatlo, health issue. Ang apat, yung tinatawag na Republic Act RA 168. Republic Act 168 na yan, which is yun sa pag-ikot namin sa buong Pilipinas, is na-encounter namin. 2010 pa to na pirmahan yung batas na to, pero na majority ng mga magsasaka is hindi pa rin sila familiar, no? So, una, mababang ani. Bakit ba mababang ani? Siyempre, dahil ang lupa natin, dahil sa kagamit natin ng mga sintetikong abono for the past 40 years, o grabe, almost 50 years na ginagamit natin siya. Unang-una, nung in-apply ng mga magsasaka yan, is nakatulong talaga ng malaki, no? Kasi nung panahon 1960, nung una siyang in-incorporate sa mga sakahan, nakakita sila ng kakaibang resulta talaga. Which is, kailangan nung panahon na yun dahil sa, at that time, merong kakulangan sa pagkain, no? So, ang mga sintetikong pamamaraan, synthetic fertilizer, pesticide, herbicide, isa yan sa mga na-develop nila para ma-address yung food shortage at that time, no? Which is very successful naman sila. No? Ang unang-unang nakinabang nyan is yung Pilipinas kasi dito sa atin itinatag yung IRI, International Rice Institute. Okay? Tayo yung unang nakinabang sa mga experiment na ginawa nila, which is noong 1964, the Philippines became the number one rice exporter ng buong Asia, no? So, ang mga synthetic fertilizer, lingit sa kalaman ng mga magsasaka, ang epekto nito after 40 years of heavy usage is yung soil acidification. Naging acidic na yung lupa natin to the point na hindi siya nagbibigay ng tamang ani, no? At ito pang masakit, nakakasira na ng lupa, ng pananim. Napakataas pa sa ngayon, no? Patuloy siyang tumataas, patuloy siyang nagmamahal. Kasi bakit? Ang mga deposito po yan na pinagkukunan ng mga abono na yan, yung synthetic fertilizer na yan, is mina po yan sila lang ng lupa. And yung mga deposit na yan, hindi po yan siya renewable, no? Resources. Nasa point na tayo na paubos na siya. Yeah. Habang pakunti ng pakunti yung deposito, yung pinagkukunan, pataas na rin siya ng pataas. No? So, pangalawa, at pangatlo, yung tinatawag na health issues, no? Especially sa mga pesticide, pag gumagamit tayo niyan, pag gumagamit ang mga magsasaka niyan, alam naman natin na talagang kontodo protective gear yan sila, no? Kasi bakit? Nakakalaso niyan, pamatay peste yan, no? Sabihin, poisonous. And can you imagine, gagamitin nyo siya sa mga halaman. Na-absorb talaga yan ang halaman, no? At itong ang masakit dito, yung mga halaman na yan, yung mga ginagamitan natin, yan yung kinakain natin mga tao. Kinakain ng mga hayop, no? Which is, kinakain din natin, no? Tayo talaga yung apektado,
no, health natin, kaya okay magtaka yung buhay ng tao ngayon is maiksi-maiksi na lang, no? At paiksi na paiksi, no? Because of usage ng mga abono na ito, mga synthetic, no? So, pangatlo, itong Republic Act na sinasabi ko na ito, na nilagdaan ng 2010 ni Gloria Macapagal-Oloyo at that time is by 2016 is i-implement na yung pag-ban ng mga synthetic fertilizer dito sa Pilipinas, which is dapat naman talaga, no? So ibig sabihin, kung mababa, kung mawawala na lahat ng mga abono na yan, mga fertilizer, synthetic fertilizer, pesticide, herbicide mo yan, mawawala na. Ibig sabihin, wala nang gagamitin yung mga magsasaka natin, no? So, ibig sabihin, kailangan natin bumalik sa organikong pamamalan, organic farming. Pero malaki ang debate when it comes to organic farming. Kasi unang-una, maraming nagsasabi ng organikong pamamaraan is naangkop lang yan, tama lang yan sa mga pangsariling food consumption. Meaning, kung ako magsasaka ako ng isang hektarya para sa personal namin or pamilya, at sa pamilya kong kakainin is pwede yan, no? Pwede ang konsepto na yan. Ang problema dito, ang pag-usapan natin is yung commercial production, which is kailangan na ito yung maramihang taniman, no? And ina-expect na maramihan ding anihan, no? So, ang organiko pamamaraan kasi, very tedious na pamamaraan yan, very time-consuming, okay? Unang-una, marami kang pabubulokin, marami kang ikukompost na mga food waste, no? Mga manure, yan, marami yan. Maraming pamamaraan, hindi natin ma-discuss at this point, no? Pero sa organikong pamamaraan, napakarami. Very crucial dito yung time. Which is, kung in terms of commercial production, we don't have time for this procedure, pagpapabulok, no? So, kung tayo babalik sa organikong pamamaraan, malaking problema talaga, no? I-abolish na, no? Mga synthetic fertilizer. Kasi wala tayong ibang paraan, kundi ito lang, no? The question here is, meron bang substance or meron bang isang product na kayang tumulong to speed up things? Kasi ang synthetic fertilizer, ito ang isa sa mga karakteristik niya na kapabilis niya yung proseso, no? Like nitrogen, no? So nitrogen kasi sa natural na pamamaraan, 79% ng atmosphere natin, panghangin natin is made up of nitrogen. Okay? So sa natural na pamamaraan, ang nangyayari diyan is nagpe-penetrate sa soil. At pinaprocess pa yan ng mga microorganism para maging ammonium, no? Kasi ang nitrogen, hindi yan directly na absorb ng halaman. Kailangan niya matransform into something else, no? So, ang problema rito, yung process ng fixation na ginagawa ng bacteria para yung nitrogen maging ammonia, it will take time. Sa synthetic fertilizer, yung isang granule na yan, like through urea, once na isabog mo yan sa lupa mo, when it hit water, automatic, ammonia na yan siya, or nitrate, no? Ma-absorb na kagad ng halaman yan. Ibig sabihin, napakabilis, no? Kaya maraming debate ngayon at usapin na kung tatanggalin ng abono, paano na ang food production, no? Kaya, mapapansin nyo, 2010 pa siya nilagdaan at in-implement. Hanggang ngayon, mag-2015 na lang, hanggang ngayon, hindi pa rin siya fully implemented. At the same time, hindi pa alam ng karamihan, no, kung paano itong pamamaraan na ito. So, gaya na sabi ko kanina, meron bang bagay na pwedeng maging substitute nung synthetic na NPK, which is kayang papilisin yung mabagal na pamamaraan ng organic? Meron. Meron po. Yung po yung produkto natin, King Humus Plus. No? King Humus Plus po is not a fertilizer actually. Okay? Okay.
King Hero's Plus is a soil condition, conditioner. Soil condition. And plant growth. Ang active ingredient po niya is humic acid at 87.5%. Sa ngayon po, ang King Humus Plus has the highest humic acid content sa lahat ng humate product. Ang product po natin is called humate. Nakuha po yan sa lignite deposit or yung brown coal. Itong brown coal na po ito, ito po yung deposito ng mga nabulo, ng mga halaman, ng mga hayop, ng mga manure, ng prehistoric time pa, no? So, when you say coal, ito po minimina ito sa ilalim ng lupa, no? So, meron pong tinatawag na black coal, meron tinatawag na brown coal. Yung product po natin came from brown coal. Medyo masiyang pa siya, no? Kung titignan niyo siya sa stage ng coal formation, nasa pangalawang stage siya from peat and then brown coal, no? So, ni-extract po yan siya dyan, may namine. 1960, sinubukan niya ni geologist Dr. Leonard sa agriculture, at nakita niya sobrang ganda ng effect, no? Yun nga lang, magtataka kayo, 1960 pa pala siya na-discover. Bakit hanggang ngayon, ngayon pa lang siya na pag-uusapan at nadi-discuss, no? 1960 kasi also was the introduction of synthetic fertilizer, no? Synthetic fertilizer, once again, is napakabilis niya kasi. No, kaya yun yung niyakap ng mga farmers at the time, unang-una, mabilis, hindi masyadong nakakapagod. No? Pangalawa, yung effect niya, mabilis din. No? Sabihin, kung mabilis yung epekto, maganda yung ani, maganda yung profit. No? Nga lang, ngayon sabi ko, sa extensive kakagamit nun, nasira na yung kalupaan natin. So, ang product natin is humate. Ang ginagawa niya po sa lupa is ito yung soil. Ang ginagawa ng humic substance or humic acid, unang-una, when applied to soil, ang unang-unang nagbe-benefit niya is yung mga microorganism. Meaning, nai-stimulate yung mga microorganism. No? Mga microorganism kasi, they are the producer of nutrients. Yung nutrients na to, ang gagaling ko actually sa organic matter. Nakabutusin, galing din yan sa halaman na natubo natin. Okay? The problem is tayo dahil ang magsasaka dependent na sa synthetic fertilizer, ang ginagawa niya natin, Pilipino, is hindi na tayo nagpapabulok. No, itong pagpapabulok na ito, napaka talaga kasi niya, tututusin. Ngayon sabi ko, dahil gusto ng yung mga Pilipino magsasaka, is shortcut, ang ginagawa nila is, imbis na pabulokin ito, is sinusunog pa, no? Ang ginagawa nila, pagka-ani, si tinatambak ito, at bago magtaniman, ginagawa, is sinusunog pa. Which is napakamali, no? So, using our products, King Humus Plus, is actually, nagbe-benefit dyan yung mga microorganism. Once applied to soil,
microorganism is being stimulated, nutrients is being produced. These are natural nutrients, no? Nutrients na kailangan ng halaman. Para tumubo siya ng tama at mag-yield siya ng tama, no? So, nung una, microorganism na benefit. Pangalawa, yung mismong soil na tinatawag natin is nade-develop siya. Okay? Nagkakaroon siya ng unang-una. Then apply, na-stimulate na ang microorganism. Kasha pa ba? Kasha ba sa camera? Ah, kasha. Kahit dito? Benefit. Na-stimulate yung microorganism. Pangalawa, magkakaroon ng soil structure. Meaning, yung soil structure kasi, yung mga pores, once again, yung mga pores na tinatawag, meaning, yung structure ng lupa, dapat, yung air, tsaka water, is nakaka-penetrate ka ng maayos sa lupa. Okay? Ang lupa natin ngayon kasi, kaya sobrang tigas, is compacted na siya. No? Sobrang tigas na. Nagkakaroon ng problema mag-penetrate yung hangin, at yung tubig, kung makapenetrate man sila, yung tinatawag na drain, hindi rin nangyayari. Meaning, makapasok man ng tubig, na stuck din sila sa loob. Kaya karamihan, madalasan, nagiging pungkok to. Okay? Hindi man maging pungkok, namamatay. Once mabulok ang ugat, mabulok din. Okay? So, napakahalaga pala ng soil structure sa lupa. Okay? In paggumamit tayo ng king humus, expect 3 days to 7 days, makakita ka ng development yan. Mas lalambot na yan, mas it will turn darker. Okay? So, napopromote yung structure niya. Pangatlo, tataas yung ECE, yung cation exchange capacity. Ang cation exchange capacity na yan, yung lahat ng nutrients na pinroduce ng microorganism, kasama na yung mga previous na nutrients na nakastore sa ilalim ng lupa, mga nakaiba, ang mga ions kasi na to, merong charge na dinatawag positive negative. Once magdikit-dikit sila, hindi na siya pwedeng i-update ng halaman. Okay? So, kailangan niya magkaroon ng may mag-break sa kanya, no? Sa mga element na to para ma-update siya ng halaman. Okay? So, ano magagawa ng ECE? Yung cation exchange na yan, capacity na yan, for example, ito ang soil particle, sabihin natin yung clay. By the way, we have 3 soil particle. Yung clay, yung silt, yung sand. Okay? Let's say ito yung clay na particle. When humic acid is applied, nakocode yan ang substance natin. And this nutrients, itong mga charge na to, lumidikit yan dito sa particle. Ito yung tabula at sword. Na-absorb siya, meaning lumidikit siya. And once kailangan ng roots, ng halaman, ng nutrients, available siya. Kasi ang tendency, once mababa ang ECE, pag tayo nag-delay or umulan, ang nangyayari, nalileach lang. Sumasama yan sa itong mga ions na to,
kailangan ng halaman, sumasama yan sa tubig. Once na sumama yan siya, hindi na siya maka-absorb. Simple lang, okay? Once mataas ang ECE, dumidikit yan, at na-absorb agad ng halaman. Okay? Pangatlo, ventilating effect niya. May chelating effect ang cubic substance. No? Chelating meaning, gaya na sabi ko, itong mga nutrients na nabawang na to, nare-release yan. Ang isa sa characteristic ng cubic acid is to transport nutrients. Transport. Meaning, itong mga bound nutrients na ito at yung mga newly released na nutrients, nakatransport yan sa halaman. Okay? So, by the way, ang humic acid is not a fertilizer. Okay? Magiging clear ako dyan. Hindi siya fertilizer. Yun nga lang, maraming gumamit sa point na to dito, especially in Mindanao right now. Gumamit sila ng pure 100% humic acid lang in-incorporate nila. Okay? Ginamit nila to at nakita nila yung effect. Kung hindi na sila gumamit ng mga abono. Nangyari to because of the stored nutrients sa soil. So be very careful kasi bakit? Darating ang time, baka 2 to 3 croppings to 4 croppings, ang mga stored nutrients na to is na gamit na. At once gumamit tayo ng humic substance, depleted na to. Baka darating ang time, sabihin natin, yung king humus pala, pangit. Kasi 2 to 3 croppings lang, maganda after that. Unti-unti na pumangit, pangit na. No? So, humic acid is not a fertilizer, but a fertilizer enhancer. Meaning, kung gagamit natin, sorry, incorporate natin sa synthetic or organic, mayu-utilize kung ano yung element ng synthetic at organic. Mas mayu-utilize yun, mas ma-enhance, mas magagamit ng halaman. Okay? Kasi once again, maraming nutrients na hindi na na-absorb ng halaman. Nag-leach lang siya or tinatawag na volatilization, nag-evaporate lang siya sa hangin. Okay? So, napaka-importante na once na gumamit tayo nito, alam natin siya kung paano siya gamitin. No? 100% natural siya, 100% natural, 100% organic, pero still, pag mali yung pamamaraan ng paggamit mo, hindi pa rin siya maganda, hindi pa rin siya magiging effective. No? So, napakahalaga na malaman natin yung tamang procedure. Okay? So, sa ngayon, gumagamit tayo ng sintetiko, gagamit tayo ng synthetic, pero magbabawas na tayo ng 50%. Okay? So, meaning, kung dati gumagamit tayo ng 10 abono, gagamit na lang tayo ng 5. Plus, 10 king humus plus. Anong gagawin natin dyan? I-mix po lang natin, no? So, meaning, yung 10, 5 na lang. At this point, nakababa na tayo ng abono. Tama? Okay? Nakatipid na tayo. So, using king humus, i-mix lang po natin kung paano natin siya, kung paano tayo mag-apply sa sakahan natin, or paano mag-apply yung kliyente natin sa sakahan, ganun lang din po, wala lang tayong papaguhin. Ang iladagdag lang natin dito is yung land preparation before planting or transplanting. Okay. Kung sabog tanim tayo, bago tayo magsabog tanim, magbubuga muna tayo ng king humus. At least 2 pack to 400 liters ng chlorinated water. I-dilig natin yun sa sakahan natin, pang isang itara yun. Once again, 2 to 3 pack or 400 liters to 600 liters pwede natin yung dilig. 3 days prior na mag-transplant tayo or magsabog kanin tayo. After that, kung kailan tayo usual naglalagay ng abono, yun lang din po ang procedure. Okay? So, wala tayong babaguhin. Pwede tayong mag-foliar spray, pero wag po yung meron ng bunga. Hanggat maaari, wag po yung may bunga or may
nakalabas na yung mga uhay. Okay? So, sa synthetic, magbabawas tayo kasi kaya kayo nagbabawas. Is unti-unti na natin siyang inaalis. Okay? Kung gumagamit tayo ng fully organic na, wala na kasi meron din namang mga sakahan na gumagamit 100% organic na, ang gagawin lang po natin is wala naman tayong ibabawas, ano? Okay? Ang gagawin lang natin is i-incorporate lang natin. Kung granular or dry yung gamit natin na organic, simply mix yung king humus. Ganun din, sa isang sako nila, i-mix nyo yung isang paket ng king humus. And then, yun na yung gagamitin nila pang-apply. Okay? Kung liquid naman, or foliar organic fertilizer ang gamit nila, parang i-spray nila, iuuna lang nila yung spray. Fertilizer mo lang. After nun, spray tayo ulit ng King Humus Plus. No? So, expect pag gumamit kayo ng King Humus, expect 30 to 40% increase. Sa yield. Which is sa experience ko po sa lahat ng ginamit ko nasa 97% talaga. 97%. Akit talaga yan, no? Tumaas talaga yung ani. Karamihan diyan hindi nga 30 to 40% kundi 100%. Kagaya na sa Santa Rosa. Gumamit siya ng King Humus. Ang daming inaani niya is 93 kabaan. After using King Humus Plus, umaani siya ng 130 kabaan. And ito yung malupit doon. Sa isang sako na dating nagtitimbang ng 55 to 57 kilo per sako, nag 64 kilo to 71 kilo per sako. So, grabe talaga. No? So, napakarami lang natulungan ng product na to. I hope i-share nyo to sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga Pilipino na nagsasaka para makatulong sa kanila. Una, pangalawa, para mabawasan yung pag-upload, no? Kasi pag tumaas yung ani natin, gumanda ang agrikultura, gumanda ang ekonomiya. Para saan pa? Para mag-alis at sa bansa, no? So, actually, yun lang yung King Humus, no? No, na diniscuss ko, actually ito maiksi lang ito. Importante lang maipakita niyo yung benefit, kaibahan niya, okay? So, siguro at this point, ganito lang muna ako, no? So, pwede naman kayong mag-PM sa group natin, kung ano yung mga question niyo, pwede ko naman doon sagutin. Okay? So, yun lang muna, no? Till my next video on our product or sa business natin. Okay? Thank you.